ilang bisis na po nagagawa po inyo yung mga krimen na di maganda. Marami na. At saka ano, yung meron lang akong itatanong kung sino mga vlogger na yan. Sa update po tayo sa nahuli po namin kaibigan ninyo kahapon, mula ng sinugod po natin yung ilet kung saan po nila ay dinala yung babae na dinukot po nila. I-update ko sa inyo kasi po ang sabi po niya ay tauhan po daw siya ng isang vlogger. Matagal na po ito daw sabi niya. No, at saka subukan natin na tanungin po dito sa ano natin sa kanya, pag-interview, kung di ba nang loloko lang po siya. At least po may paalam ko sa inyo kasi ang dami po nagtatanong, no, na yung video na na-upload natin po ay nabanggit ko doon yung ano, tauhan ng vlogger. Sabi po niya tauhan po daw siya ng vlogger, kaya ganyan guys, malalaman po natin kung ano talaga, kung totoo po ba yung sinasabi niya, kung tauhan po ba siya ng vlogger. Po sa inyo yung nahuli po namin ni kaibigan ninyo po, magtatanong lang po tayo dito kung totoo po ba yung sinasabi niya na tauhan po siya ng isang vlogger na umani po sa bandido. Kaya gusto ko talaga na matanong ito yung nahuli natin. Bro, tinood mo ng kuwani mo bro, karang sinabi mo na ikaw ay tauhan ng isang vlogger tapos umanib ka doon sa bandido at saka yung vlogger na yan na nagtatrader. Totoo po ba yung sinasabi po ninyo? Ang sabi po nandiyan guys, totoo po. Ngayon, ilang buwan ka na po doon sa kanila, doon sa kamay ng mga bandido? Matagal na? Ay, 2 years daw is 2 years. Ilang bisis na po nagagawa po inyo yung mga krimen na di maganda? Marami na. At saka ano, yung meron lang akong itatanong kung sino mga vlogger na yan. Ha? Bakit di mo sasabihin para malaman ng lahat? Mapahamak yung pamilya. Baka lang mapapahamak yung pamilya na lang, guys. Pero kung sakali na pauuwiin kita ngayon, ano pong balak po ninyong gawin? Kasi po delikado pag nalaman kanila kung sinong vlogger na humawak sa'yo. Una, iyanda ko ngayon kung tabang nila. Ang sabi po niya guys, humingi daw siya ng tulong sa atin para po ay maipalayo daw niya yung mga pamilya po niya at dalhin po daw sa malalayong lugar. Ang naisipan ko nito guys ay ihatid ko na lang po ito sa kanila para po ay matulungan natin. Kwan man God, yung dinukot po babae po doon kung saan po binunta namin ni kaibigan niya, kung saan ka nahuli, asa man sila gidala? Hindi po daw niya alam guys, kasi po yung commander nila ay nakatakbo manggod. Pinagbabaril po tayo doon. Kung sana ano, sabi mo yung ano, kung sino mga vlogger na yan, kasi para malaman po natin yung ano, kung sino mga vlogger na yan. May sasakyan guys, no? I-off ko lang muna itong camera. Meron lang po akong itatanong, no? Kasi bakit po ang dami pong mga pangos ni mo basta yung katawan, ang dami pong mga pasa. Ano nangyari po yan? Wala nang nakakita kayo ng mga kalaban? Sa totoo lang guys, no, ang dami po siyang mga ano, yung mga sugat guys. Grabe, sobra ang dami po. Dahil po sa pakikipag-away guys at saka doon sa bundok na tinitirhan po nila kung saan po sila ay makapagsagupa ng mga hunters. Doon po siya na ano, nasusugatan. Asa yung mga samad? Pwede matingnan natin. Ipakita ko sa inyo guys yung mga sugat niya guys, kung gaano karami. Yan guys, oh. Hindi lang yan guys, ang dami pa siyang mga sugat dito sa katawan niya guys.
Di lang natin ipaano para po hindi makita po ng mga kalaban. At least po sa nagtatanong po dito tungkol po sa ano, nagsasabi po siya ng totoo dito no, na vloggers daw, pero sabi po niya hindi naman po ghost hunter, vloggers lang. Ang problema lang dito kasi hindi po daw niya isasabi kasi po baka mapahamak po siya. Iuwang nambod ka. Anong maipaabot po ninyo sa mga followers natin na dahil po sa kasamaan po ang inyong mga ginagawa? Pwede kayong humingi ng tawad o ano man yan, pwede po kayong magano. Kasi ang dami po talaga yung mga inosente na nadamay po ninyo, lalo na po yung dinukot po ng mga kasamaan mo dito, no? Ano po maisabi mo po dito? Sabi po niya guys, naghingi po siya ng tawad po sa inyo kung ano man yung nagawa po niya na masama. Ngayon, magbagong buhay na po daw siya. Nagpapasalamat siya sa atin dahil po nahuli natin. Okay, hindi naman po niya inamin na siya ay nagsamantala. Sa kanya lang, sumama lang po siya doon sa grupo. Kasi po mula daw ng... Kasi nga nung gilaw ko man ka sa vloggers, nga nung... Nga naman, wala ka giswilduan o sa... Para na ako niya, ako daw sundo po. Sabi po niya guys, yung vloggers na yan, sinabihan po siya na sabi po ng vloggers, bibigyan po daw siya ng pira ng sweldo na malaki. Tapos, siya po yung pupunta doon sa kagrupo nila na para maghatid ng mga ano, pagkapagkain. Pero, sa tingin ko dito guys, biktima lang ito. Kaya, pumunta siya doon sa grupo ng bandido para po ay mapaghiganti daw niya yung nangyari sa kanya. Kasi po yung vloggers na yan ay gisaaran na daw siya. Masabi ko dito, tutulungan ko lang ito guys para po ay mapauwi natin po sa kanila para matulungan yung pamilya niya para hindi po gagabin hanggat hindi pa siya nakikilala. Abi mo na ako mga hunters na sila iyang imong kuan. Dili di ay. Guys, hindi po mga tauhan ng ghost hunters to. Sabi lang niya, vlogger lang daw, vlogger. Si vlogger din po kami. Kaya lang sabi po niya dito hindi ghost hunter. Iwan ko lang. Abangan lang po niyo guys kung baka po makapag-decision siya na iyang isulti. Basta ang sabi po niya dito, naghihingi po siya ng tawa dahil po ay nadala lang siya sa kalagot sa iyahang amo na wagi daw siya bayari, kaya doon sumama na lang siya ng hantod-hantod siguro. Kung wa pa nato ni na huli, iwan ko lang kung ano kaya mangyayari ito. Ang masabi ko lang dito guys, tutulungan ko lang muna ito na makauwi sa kanila na hindi po mapapahamak yung pamilya nila. Brad, salamat kayo ha. Ngayon, iuwi kita. Ha? Huwag kang umiyak, huwag kang mag-alala. Pwede ka namang tumingin dito, hindi ka makilala na nila. Kasi nakamask ka naman. Guys, itatago lang po natin sa pangalan. Ito, Badong. Hindi natin sabihin yung totoong pangalan na kayo, baka mapapahamak siya lalo. Salamat sa inyo, guys. Buti na lang, no? Hindi tayo nadadawit dito kasi po, hindi po siya tauhan ng mga ghost hunter, kundi vlogger lang daw.